Ewan ko po kung alam po ninyo yung katotohanan na bakit may pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Heso Kristo. Bakit may mga ebanghelisador? Kasi po, once na pumunta na yung body mo sa decomposition stage, tama ba yun? Ibig sabihin, yung mga laman mo, mabubok-bok na, magninis-nis kanila. Pagkatapos noon, magiging bungo. Bungo na. Yan ang nakalibing. Pero mabuti kung doon po natatapos. No. No. Meron pong lugar na kung tawagin ay destinations. If you are a believer of the Lord Jesus, it's called heaven. If you are an unbeliever, punta ka muna sa Hades, temporarily detention mo, and then afterwards ng mga program ng Panginoon, dire-diretso ka na rin sa Tartarus kasama ng Antikristo, ng false prophet at ni Satanas at lahat ng mga rebelding anghel at maging lahat ng unbelievers since the beginning of time. Mahalaga po ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Actually, mas magandang specify natin, mahalaga ang pangangaral ng gospel ni Jesus Christ. Kailangan marinig yan ng lahat ng tao as much as possible. As long as you live, malakas ka pa bilang Kristiyano, gamitin mo yan. Kasi sa nakikita ko po ngayon, nagbabago po ang panahon. Nakikita ko na marami na kaming kakilala, ngayon wala na sila. Yung mga matatanda dati, ngayon wala na. Kasi yung katotohanan ng buhay na hindi mo mai-escape eh. You cannot escape to the fact na natanda ka, hihina ka, at ultimately death. Maliban na lang kung iba, untimely death ka nila yung wala sa panahon na, no. Pero if you decide to receive Jesus, secured ka na. Eternally secured ka na. Kasi ang salvation mo, the moment you receive the Lord, ibibigay niya na sa'yo. Tapos, hindi na yan mawawala. Kaya hindi po totoo yung doctrine ng nawawala yung salvation. Yes, mapapakitaan nila kayo ng mga seemingly, no, na verses sa Bible na nagsasabing nawawala ang salvation. But ang truth, hindi po nawawala ang salvation. Kasi pag tinanggap mo si Jesus, saved ka forever. Kaya, yan pong hukay. Nandiyan po ang katawan ng mga believers at unbelievers. Kaibahan nga lang, yung mga kaluluwa ng believers pupunta sa heaven. Ngayon, may temporary detention. Sinasabi ko po yan sa inyo para sa mga unbelievers. Pero, pagdating ng rapture, bubuhayin lahat ng believers para isabay doon sa mga believers na buhay pa at papaitaas tayong sabay-sabay mabilis sa isang hisap mata. Sasalubong tayo sa Panginoong Jesucristo na nandyan po sa air, nakasuspend po siya. Ibig sabihin, ang kanyang mga paa hindi po tatapak sa kalupaan. Hindi po ba? At yun po ang rapture of the church. So, mangyayari po lahat ng yan. May hope po tayo. At ang panahon po ngayon, syempre church age po, pag namamatay ang believer, ililibing muna. Iba, i-cremate muna. Kahit anong gawin sa katawan mo, mabubuhay at mabubuhay yan kasi sinabi ng banal na kasulatan eh. Diba? Ganon din sa White Throne Judgment, bubuhayin ng mga unbelievers para sunugin sa Gehenna, sa dagat-dagatang apoy. Doon magsisimula na po yung dagat-dagatang apoy. Fiery place, fiery helic ang apo. Kaya, you know what? Napakahalaga po. Magpapasko pero hindi mo dama ang Pasko. Sobrang init. Bago na, iba na ang panahon. Something na, hindi po ganito ng araw. It's something that the Lord is reminding us, hey, ituon mo ang iyong puso sa akin, ni Jesus. Lumilipas lahat eh. Nakikita ko po. Nagbabago ang lahat. Kaya kung ituon mo ang mga attention mo sa mga bagay ng mundo, mga trending ngayon, mga uso ngayon, malalaos pong lahat ng yan eh. Pero ang isang taong naglagak ng tiwala sa Panginoong Jesus ay mananatili magpakailanman. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe channel na ito, invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love and the gospel of the Lord Jesus Christ. Mag-share ka ng gospel, share Jesus. Thank you, and Jesus truly loves us all.